Bagyo ba galing yan? Ang itinitin yung cherry pie doon. Madilim eh. At least mababa muna tayo sa kanya. Bago na bumpisa yung bat. Oo, correct. Para may blessings. Yeah. Lumabas talaga yung kanyang kulay. True lala. Well, ang dream cooking show namin ay yung isang fabulosong cooking setup para sa mga Golden Gays. Maraming glitters na nasa set. Borloloy na siyang aakit ng mga manonood. At syempre, dahil nga kasi mga Golden Gays kami, isa sa mga paborito naming niluluto dito, yung tocho. But then, syempre, gusto pa rin ng mga lolas na mag-perform kasi every time na nagpe-perform kami sa harap ng publiko, talagang parang nabubuhay kami ng mas mahaba pa, na-energize kami. Sabi nga namin, at whatever cost, the show must go on para sa mga Golden Gays. Thank you. Welcome to the Golden Gays Kitchen. Ah, kitchen takeover pala, sorry. My name is Ramon Busa and I am the president of the Golden Gays in Manila. Ngayon, magluluto tayo ng isang special dish na kinagigiliwang kainin ng mga Pilipino. Ang tawag dito, tocho. Ang tocho kasi, isang special Chinese dish yan na pwede rin ihain sa mga special occasions katulad nga ng sa kasalan, birthday celebration, whatever. Paborito rin ito ng mga lolas nyo kasi dahil kasi every time na may okasyon sa bahay o kaya may mga bisita kami, isa rin ito sa mga niluluto kong ano, parang pagkain. Kumbaga sa ano, pambato, ika nga. Parang special food na rin talaga pang okasyon. Ang Golden Gays kasi na-established na late 1970s ng aming founder na si Justo Justo. Sa kasalukuyan kasi, meron kaming 19 active members. Lahat noon mga performers. Nasanay kaming mag-perform sa harap ng mga LGBTQ community, private individuals, at saka mga corporations kasi nga kinukuha kami para maghatid saya sa mga special occasions. Thank you Lord, at least ngayon, normal na ang mga Golden Gays mag-perform. Meron kami sariling tinitirahan sa Pasay. So okay na to, kailangan half-cook talaga ang tokwa o tofu lutuin kasi ang tokwa o tofu, pag medyo na-overcook, makunat. Kaya ideally, talaga kailangan half-cook lang siya. Pansamantala, kailangan ayusin na rin natin itong isda. Kailangan nating i-roll ito sa arena. Kasi kailangan pagpindrito natin crispy at saka hindi siya tumatalsik. Siyempre, kailangan nating ingatan din ang ating face value na sa ganun eh, ma-maintain natin ang pagiging Golden Gays natin. Dahil ang mga lolas mo may mga edad na, hindi na kami masyado sa mga meat. Maski na sa mga canned goods, hindi na kami bumibili ng mga canned goods na may meat. Puro kami fish. Isa to sa mga naging paborito ng mga lolas nyo. Unang-una kasi healthy nga ang bangus. Magandang lutuin madali. And at the same time, mura. So habang nagpa-fry tayo, i-ready natin yung ating ricado pang sauce. Ang pinaka-mission and vision ng Golden Gays kasi nakasaad yan sa aming bylaws. Yung pinaka-main mission is to provide sanctuary o kanlungan, food, pagkain sa mga indigent, abandoned, senior gay men sa paligid. Nagagampanan na namin ngayon yon, kaya ang pinagpupursigihan namin ngayon yung sana, very soon, magkaroon kami ng permanent residence na matatawag naming our home. At sa ganon, marami pa rin kaming matulungang mga senior gay men o kaya yung mga talagang abandoned na. Thank you.
Rock. Hindi na natin titimplahan ng asin kasi maalat ang black beans. So, hahayaan natin kumapit yung alat niya. Ang advice ko sa mga young LGBT members, kailangan i-maintain nila yung health nila. Secondly, siguro hanggat may iwasan, huwag silang gagamit ng mga synthetic medicine para gumanda sila. Pwede ka namang gumanda na gumamit na ng mga organic material na pampaganda sa katawan. Stay healthy, kailangan mabuhay kayo na matagal. Oh, ito na, ang torcho ng Golden Gaze. At alam kong masisihan kayo sigurado. Siyempre, isa sa mga paborito natin. Oh, yes, of course. Oh, alam naming masarap yan. Expert ka dyan. True, oo. Ngayon magsuserve ako na isa para matikman yun mabuti. Wow. Kung nag-level up na ang ating torcho. Let's try to taste muna. Ako mahilig ako sa tofu, actually. Yes, oo. Okay. Hmm. Pwede natin tinda sa araw, di ba? Pwede yung tapatan ng sinangan. Correct. Ang ganoon, tumbok mo talaga ang lasa, mama. Ang sarap-sarap. Pwede kasi itong pang-almusal, pang-main dish sa tanghali. Para mabubusog ako nito. Lata-lata talaga yung ano. Beautiful. Ay, wala nang tatalo sa luto mo, Lola. Superb! I'll give you 10%, but it's better good taste. 100% is very delicious. Thank you, mga senyoras. Thank Salamat you. Sa comment. Thank you din sa pagkain. Tsaka very colorful siya kasi nga ginamitan siya ng bell pepper. Nag-combine siya dun sa pagkaputi ng tofu o ng tokwa. Pwede pa bang tumikim ulit? Of course. Sige, kain na kayo ng kain hanggat libre. We are the Golden Gaze, and this is our kitchen takeover. Mahal namin talaga ang pag-perform. Kasi every time na nasa stage kami, feeling namin talaga na-energize ang katawan ng mga lolas. Sumisigla kami, nakakalimutan namin na nadadagdagan yung edad namin. Parang humihinto ang ikot ng mundo. Gusto rin namin i-showcase talaga yung mga talents ng iba't ibang lolas. Pinagbubuhusan namin talaga ng oras ito, lalo na pag kailangan i-level up yung aming performance. Vision ko siya. Na hanggat kaya pa ng katawang ko, at kaya ko pa rin magpasaya ng tao mo to entertain them in a nice way and beautiful. Why not, di ba? Siyempre, pagka nag-perform ka on the stage, kailangan doon ng kwento habang nag-perform ka. Hindi lang kasama ang gesture mo, ang showmanship mo. Kasi yun ang kwento ng buhay mo, parte ng buhay mo yun. Golden Gaze kasi kaya happy ako. Doon ko nakita yung talagang tunay na salitang pagmamahalan sa aming magkakasama. Yung camaraderie talaga, very close kami. Although, may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng friction sa mga members. Pero at the end of the day, wala naman. Chismisan din uli kami. Puro marites sa mga lolas. Dito ko naramdaman yung pagiging pamilya. Ina-encourage din namin yung iba na ipagpatuloy yung fight for equality. Ang may share ko lang din, lalo na sa mga kabataan, finish their study. Mag-aral silang mabuti, tapusin nila yung goal nila. Magpakalusog sila, magpakatalino sila. Try to do what you have to do and enjoy it and while you're still young.
bakit hindi? Subukan mo, ipakita mo sa buong mundo na hindi man kung mabakla ka o tomboy ka o whatever you are, but ipakita mo kung ano yung nararamdaman mo. And of course, the last word na masasabi ko, kailangan nandun pa rin yung respeto sa kapwa.